Hindi nag-iisa ang babaeng biktima ng pang-aabuso. Anumang oras, meron siyang mga organisasyong maaring hingan ng saklolo. Isa na rito ang Philippine Commission on Women, isang ahensya na sinisiguro ang pagpapatupad ng mga batas na nagbibigay proteksyon sa kababaihan. Ang Philippine Commission on Women ay isang office under the Office of the President, policy-making body kami and coordinating body tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan at saka pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan sa kalalakihan. Tuwing buwan ng Marso, ipinagdiriwang ang International Women's Month. Nakikiisa ang Philippine Commission on Women sa pagunitang ito sa pamamagitan ng kanilang programang pinamagatang Kababaihan, Gabay sa Pagtahak sa Tuwid na Daan. Women's Month po ngayon, no, tuwing Marso, pinagdiriwang natin ang Buwan ng Kababaihan na hindi ka pangkaraniwang babae ang namumuno. Unahin na natin yung sa Supreme Court, babae yung ating Chief Justice, yung Ombudsman, yung sa Secretary Justice Department, makikita natin babae lahat ang namumuno at nakikita natin na maraming mga nagagawa sila sa talagang pagtuwid sa landas ng natin, ano, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Papel ng mga kababaihan para magkaroon ng kapayapaan at saka yung pagtingin din na pag ang mga kababaihan ay sangkot sa armed conflict ay kailangan meron silang proteksyon. Mahalaga ang ginagampan ng tungkulin ng kababaihan sa lipunan, kaya naman dapat lang na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang hinihikayat natin, respeto. Kung naniniwala tayo sa na lahat ng tao ay may karapatang pantao, human rights, kailangan yung pareho, babae at lalaki, nagre-respetuhan. No? So, respect. Kanya lang, kinagisnan kuminsan ng lipunan o sa pamilya na ang lalaki talagang nangingibabaw. So, kailangan ihikayat natin ito, ipromote natin ito. At kasama ito sa pag-fulfill rin ng karapatan ng mga kababaihan. Sinasabi natin, karapatan ng kababaihan, lahat ng fields ay kailangan niyang ma-develop. Panlipunan, yung kanyang kalusugan, yung kanyang edukasyon, yung economic rights niya sa paghahanap buhay, pati yung political rights niya na magkaroon ng boses, makilahok sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang buhay.